Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapatid dyan po sa Lower Antipolo, sa House of Worship Lower Antipolo. At ako po ay bumabati sa inyo kasama po ng aking asawa, si Pastora Sarah, at ng aking anak po na si Sienna. At binabati ko po kayo ng isang maganda at mapagpalang anniversary ngayon pong araw na ito. I know na nandito po tayo sa isang klase ng service na hindi po natin normal na ginagawa every Sunday, pero naniniwala po ako na may gagawin po ang Diyos despite po ng unusual setup kumbaga na ginagawa po natin ngayon. Gusto ko lamang po sanang iabot po ang aking appreciation po sa ating church dyan sa Lower Antipolo, sa ating mga pastor, kay Pastor Efren at kay Pastora Ophelia, at sa lahat po ng manggagawa, lahat po ng leaders, lahat po ng miyembro ng ating House of Worship Lower Antipolo. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga nagdaang taon na kayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. And I do believe that as we enter itong panibagong taon ng ating paglilingkod sa Panginoon, meron po tayong isang mahalagang mission, and that is to go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So sa araw pong ito, gusto ko lamang po sanang i-encourage ang bawat isa. I am wishing sana na nandyan po ako sa inyong harapan to minister to all of you. But like what I've said po, hindi po natin pwedeng ikahon ang ating Panginoon. Sa gitna po ng ating kinahaharap na sitwasyon sa mga panahon na ito, naniniwala po ako na may purpose ang Lord kung bakit niya tayo inalaw. At inalaw na mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. And today po, we will discover that as we dig ourselves, tayo po ay magbubungkal ng isang magandang salita na galing po sa ating Panginoon. And today, we will discover that through the grace and the power of the Holy Spirit. Bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, gusto ko po sanang imbitahan ang bawat isa na tayo po ay manalangin at yubuko at ibigay po natin ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po, Panginoon, ay nagpapakababa, Panginoon, sa iyo sa oras na ito. Holy Spirit, we allow you to manifest and we allow you, Father, to move over these people, Father. Panginoon, naniniwala po ako na despite ng aming kinahaharap ngayon, Panginoon, na isang gawain, Panginoon, na hindi namin kaharap ang bawat isa o hindi ko kaharap ang bawat isa, Panginoon. Alam ko, oh God, na gagamitin niyo po ang pagkakataong ito bilang instrumento upang kumilos ka mightily, na hindi nakasalalay sa tao, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, kundi nakasalalay, Panginoon, mismo sa iyo, O God. Dakilang Diyos, inaalaw ka namin, O God, na mag-manifest sa araw na ito. Kausapin mo ang bawat isa. Ipakita mo, Panginoon, sa kanila ang mensahe mo, dakilang Diyos. At naniniwala po ako, Panginoon, sa oras na ito, na babasagin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ipapakita mo, Panginoon, sa amin ang iyong mga ang katotohanan ng iyong mga salita. At Lord God, bibigyan mo kami, O God, ng kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundong ito at hindi kayang ibigay na kahit sino man, O God. Panginoon, nananampalataya po kami sa iyo. Ibinibigay namin sa iyo, O God, ang aming buong sarili at ang buong buhay. Aming Ama, ikaw ang aming pastol at ikaw, Panginoon, ang aming sandigan at lakas. Panginoon, mangusap ka sa buhay ng bawat isa and continue, O God, to touch everyone's life. Panginoon, break every chains, break every yoke of bondage, O God, sa oras na ito. At aming Diyos, inahayaan ka namin kumilos. Hinahayaan ka namin, Panginoon, na gawin ang mga bagay-bagay, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang kayang gumawa. I believe for miracles today. I believe, O God, for total transformation. I believe, O God, for signs, wonders, miracles, and healing, O God, sa araw na ito.
Salamat sa iyo, aming Ama. Taos puso kong binibigay, Panginoon, sa iyo ang mensaheng ito, Panginoon, dahil alam kong ito ang mensahe mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyo, Panginoon. We give you back all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, gusto ko po sanang i-share sa inyo itong ating tema sa ating anniversary po this year, and that is fulfillment of the word. Naniniwala po ako, mga kapatid, na ang Diyos hindi po niya kayang magsinungaling. It is not God's nature to lie, but it is God's nature to fulfill His promise. Ganon man yan kalaki o kaliit sa mata ng tao, ganon man yan kaimposible o ganon man yan kalaki sa ating pananampalataya, naniniwala po ako na pag may pananampalataya po tayo na kahit man lang kasing liit ng buto ng mustasa, pwede po natin sabihin sa isang bundok na itapon niya ang sarili niya sa kanyang sa karagatan. Sa oras pong ito, mga kapatid, gusto ko pong ibigay po natin ang ating sarili sa pagkakataong ito na tayo po'y makinig at i-meditate po natin maigi ang salita po ng Panginoon. Dahil po ang pagkilos po ng Panginoon sa oras na ito ay hindi po nakasalalay sa akin. Nakasalalay po ito sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Pero we need to do our part. And that is for us to pay attention, to meditate the word, and for us to focus sa gustong sabihin ng Panginoon sa oras na ito. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 1 verse 1 to 5, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Kung babalikan po natin itong words na ito, sinasabi po ng Panginoon sa atin, sinasabi po ng Panginoong Hesukristo po sa atin na mula pa nung una, ang pangako po ng Panginoon, ang salita po niya ay nandoon na. Okay? At ang salita po ng Panginoon ay hindi lamang galing sa Panginoon, kundi ito po ang mismong persona, the verbal image of our God Himself. Okay? Sabi ito, "And the Word was with God." Nasa galing po sa Panginoon ang pangako niya. So bawat pangako po na ating binabasa, ang bawat pangako po na ating pinanghahawakan po sa ating buhay, bawat pangako po ng Panginoon ay galing po sa Kanya. At ang salita pong ito ay mismong ang verbal image ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ito, "He was with God in the beginning. Through Him, all things were made." Dahil po daw sa salita ng Panginoon, lahat po ng bagay ay nilikha. Kung babalikan po natin ang Genesis chapter 1, sinabi po ng Panginoon, "Let there be light." Hindi man lang kumilos ang daliri ng ating Panginoon just to create this world. He just opened up His lips. Ganon po ka makapangyarihan ang salita po ng Panginoon. That when the Lord speaks something, and when a person believes, accepts, and embrace the Word of God, all things, despite of its impossibility, ay malilikha. Amen? Ganon po ka makapangyarihan ng ating Panginoon, that He doesn't even need to move and lift His finger. Hindi niya kailangan itaas ang kanyang daliri para lamang likhain ang lahat ng mga bagay-bagay na nasa ating paligid sa oras na ito. Ito po ay bunga na kanyang makapangyarihan na salita. Sabi dito, "Without Him, nothing was made, and that has been made." Kung hindi po dahil sa salita ng Panginoon, walang bagay, walang tao na nalikha dito po sa mundong ito. Okay? Siya ang dahil po sa kanyang salita, meron po tayong buhay. At ang buhay na ito ang nagbigay ng ilaw sa lahat ng nilikha niya. Sa lahat po, katulad po natin, ikaw at ako, ang salita po ng Panginoon ay ang ating buhay. Ito po ang ating liwanag. Kaya nga po, bakit hindi natin kayang i-meditate
or pag-aralan o saliksikin ang salita po ng Panginoon kung ito pong salita na ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Akala po natin bilang isang Kristiyano, especially ako po gusto ko pong share sa inyo ang aking testimony, when I accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior, hindi po kaagad nagbago ang lahat ng aspeto ng aking buhay. There are parts of my life po that I still cannot surrender. At isa po sa mga isang bahagi po doon, yung aking dedication sa salita po ng Panginoon. Nagbabasa lang po ako ng Biblia every Sunday kapag po may Sunday service or pag may gathering. Pero pag ako po ay mag-isa lamang sa bahay, kapag ako po ay may pagkakataon sana para makapagbasa ng Biblia, I am not doing it. Pero kung babalikan po natin yung scripture ng Panginoon, napakaklaro na kung iintindihin lamang ng bawat nilikha niya, kung iintindihin lang po natin bilang isang Kristiyano na ang salita po ng Panginoon ay ang ating buhay. Buhay espiritual. The reason why your spirit is alive is because of the Word of God, yung pangako po ng Panginoon. At kung hindi po natin bibigyan ng panahon ang salita po ng Panginoon, paano mabubuhay ang iyong espiritualidad? How can our spirit be alive? How can we continue our life with the Lord? Magkakaroon po tayo ng panghihina, magkakaroon po tayo ng spiritual struggle pag wala po, pag ang salita po ng Panginoon ay hindi natin buhay. Sabi dito, "And that life was the light of all mankind." Yung salita po ng Panginoon ay ang ilaw. Yan po ang nagbibigay ilaw sa atin. Meron po akong lamp dito sa aking harapan. Kung papatayin ko po ito, makikita ninyo magkakaroon ng kadiliman. This light right here gives me, or binibigyan po ako nito ng liwanag para makita nyo po ako ng maliwanag sa oras na ito. Kapag binuksan ko po ito, bibigyan po natin, mahahighlight ako po sa inyo. Ganun din po ang salita po ng Panginoon. Pag hindi po natin binigyan ng panahon ang salita niya, magugulat ka na kahit na anumang karlehiyoso mo, even if you go to the church every Sunday, pag wala po ang lifestyle of dedicating ourselves in the Word of God, magkakaroon po ng spiritual darkness po on the inside. Amen? Kaya nga po sa panahon ito, napakarami ang nabubuhay sa depression. Maraming tao po ang nabubuhay sa grabbing discouragement. Amen? I remember sinabi po ni Bishop Chito po sa amin ito during our discipleship na humihingi na po ng tulong ang Philippine government sa mga pastors and bishops because during the time of the pandemic, ang dami pong nagpakamatay, ang dami pong gustong i-end ang kanilang buhay. Bakit po? Kasi walang ilaw, walang encouragement, walang mag-a-uplift na kanilang spirito. At isa lang naman po ang formula, isa lang naman po talaga ang lunas. At yan po ang ating Panginoong Hesukristo. When we diligently put ourselves in the Word of God, magkakaroon po ng liwanag ang ating buhay. Amen? Hindi po si pastor ang sagot. Hindi po ang ating mga kapatiran ang sagot. Si Kristo ang sagot. Jesus is the answer. Kailangan mo lamang buksan ang iyong isipan. Kailangan mo lang buksan ang iyong puso. Amen. Sabi dito, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Itong salita po ng Panginoon ay magliliwanag at anumang kadiliman sa buhay mo ay iko-cover ng liwanag ng Lord. Gaano man kadilim ang buhay mo, kapatid, gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, ang sagot sa iyong pinagdadaanan ay ang salita ng Panginoon, ay ang pangako ng ating Panginoon sa buhay na ito. Alam niyo mga kapatid, when we fast forward to verse 14 ng same chapter po, makikita natin dito, sabi ng verse 14 of John chapter 1, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one, the and only Son who came from the Father full of grace and truth." Yung pangako po ng Panginoon na binitawan niya mula pa nung una, mula pa nung Book of Genesis.
Amen? Ang pangapangako pong yun ay hindi po nanatiling pangako. Ang mga pangako o salita po ng Panginoon ay hindi nanatiling salita, kundi ito po ay nagkatawang tao sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, anuman ang pangako na pinanghahawakan mo ngayon na galing sa Panginoon, hindi mananatiling pangako yan pag nanatili ka sa Panginoon. The very reason or the very core of the fulfillment of God's plan is to stay to the person that promised it. Amen? Hindi nagkakaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos sa buhay natin kasi tayo din mismo ang unang tumalikod sa Kanya. Tayo din mismo, mga kapatid, ang unang tumalikod sa Diyos na nangako sa atin na mga bagay na pinanghahawakan mo sa oras na ito. Mga kapatid, kaanuman ang pinagdadaanan mo ngayon, ang Diyos hindi kayang magsinungaling. Ang Diyos kailanman, anuman ang binitawan niya sa buhay mo, anuman ang binitawan niya sa buong pagkatao mo, He can never lie. Amen? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 18, "For I tell you truly, until heaven and earth pass away, not a single jot, not a stroke of a pen will disappear from the law until everything is accomplished." Amen? Ang sinasabi po dito ng Panginoon, hindi matatapos ang buong sangkalangitan at sangkalupaan, okay? Na lahat na walang pangako o walang ni isang stroke o isang ink ng mga pangako ng Panginoon ang hindi matutupad. Lahat ng bagay na pinangako ng Panginoon sa iyo, sa church, sa buong mundo ay maa-accomplish. Ganyan po ka-faithful ang Lord sa kanyang mga pangako. Amen? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 35, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Amen? Ang pangako po ng tao, nawawala yan. Minsan may mga pangako po ang tao na hindi kayang tuparin o hindi kayang i-accomplish. Maybe because maraming circumstansya ang nangyayari sa buhay ng tao. Pero ibahin natin ang Lord. Ibahin natin ang pangako niya. Ibahin natin kung sino siya. Amen? Kahit kailan, walang pangako ang Panginoon na hindi niya kayang tuparin. Walang pangako po ang Panginoon na hindi niya kayang i-fulfill. God is faithful. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, God is faithful. Ang Diyos po ay hindi lamang tayo dapat manampalataya sa Kanya, but He is also faithful enough. Tapat siya sa buhay mo ngayon, kapatid. Anuman gano'n man kalaki sa mata mo ang mga pangakong yan, when you stay to Jesus, pag nanatili ka sa Diyos na nagbigay sa iyo ng pangako, gano'n man ka-imposible yan, God can fulfill that. Amen? Itong mga bagay pong ito nangyayari sa paligid natin ngayon, itong pandemic na ito, I know that, alam nyo mga kapatid, ang mga nangyari sa mga nakalipas na buwan, mga kapatid, walang bansang pinalagpas to. We are here in United Kingdom, mga kapatid, at yung mga pinagdadaanan namin dito ay pareho lamang po sa pinagdadaanan ninyo. Pero alam nyo mga kapatid, isang bagay lang po ang napatunayan ko. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos din po ng United Kingdom. Ang Panginoon na nangako sa amin dito sa United Kingdom ay ang Panginoon na nangako din po sa inyo diyan sa Pilipinas. Ang Panginoon na magpo-fulfill at nag-fulfill ng pangako niya sa amin dito sa United Kingdom ay ang Diyos din po nag-fulfill at magpo-fulfill ng mga pangako niya diyan sa Pilipinas. Mga kapatid, hindi po iba ang Diyos ng bawat bansa. Iisa lang po ang Diyos. At ang mga bagay ho na pinagdadaanan natin ngayon po ay parte ng pangako ng Panginoon. These are all part of God's plan. Why po? Bakit niya ito inalaw? Ito po ay dahil para gisingin ang mga natutulog na Kristiyano. Para gisingin niya po ang church in order for us to be aware na malapit na po siyang dumating. Kanina po, binasa natin yung Matthew chapter 24, yung Matthew 24 verse 35 na sinabi niya doon na
heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ito pong scripture na ito ay parte po ng konteksto nung buong Matthew 24 wherein prinophesy ng ating Panginoong Hesukristo ang mga sinyales, the signs before His return. Amen? Kung makikita po natin ngayon mga kapatid, itong mga nangyayari all around us, itong pandemic, yung political turmoil na nangyayari po sa Amerika, dito po sa United Kingdom, sa buong Europe, sa Pilipinas, ito pong mga wildfire na nangyayari po sa Amerika sa oras na ito, yung mga sudden po na namamatay na mga animals sa Africa, yung grabing paghihirap, sakit, ito po mga kapatid, ay hindi na bago dapat sa ating mga Kristiyano. If you know the Word of God, alam mo na one day mangyayari ang mga pangako niya at ang mga sinabi ng Lord in Matthew chapter 24. And we are now, gusto ko pong magising ang bawat isa, we are now in the beginning of the birth pains. Nandito na po tayo sa umpisa ng paghilab po ng spiritual tummy ng kingdom ng Lord. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. In this pandemic, Jesus did not allow this for the Christians to encounter, hindi para tayo ay pahirapan or tayo ay pasakitan niya. Inalaw to ng Panginoon sa mga Kristiyano, number one, is to wake us up. Kailangan po tayo magising sa katotohanan. Kailangan po nating magising sa importansya ng role natin ngayon sa church ng ating Panginoong Hesukristo. We need to wake up and to share the gospel as much people as we can. I-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao na kailangan na alam mong hindi pa naaabot ng salita ng Lord. Number two, kailangan po nating patibayin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And the only way for us to strengthen our faith is to strengthen our intimacy with God. Amen. Hindi na po uso sa mga panahon na ito yung klase ng Christian lifestyle na ginagamit lang natin yung Christianity or being Christian in title but never Christian in lifestyle. Ito po yung panahon mga kapatid na kailangan nating tayuan ang pagiging Kristiyano hindi lamang sa titulo, hindi lamang sa salita, kundi rin po sa gawa. Ito po yung panahon na kailangan nating magpa-disciple. Kailangan nating magpa-correct sa ating mga leaders. Kailangan natin pong magsaliksik, mag-meditate ng word ng Lord. Kailangan nating bumalik sa basics of prayer, fasting. Asking God for repentance day by day, sanctification. Amen? Mga kapatid, kung hindi natin patitibayan ang ating pananampalataya, how can we survive? Hindi lamang itong pandemic na ito, kundi yung paglala ng sitwasyon, yung paglala po ng sitwasyon ng buong mundo. Mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Gusto ko lamang pong buksan ang mata ng bawat isa. The situation these days po will not get better, but it will only get worse. But it will be better for the believers if they put their faith and hope upon the Lord solely. Amen? Alam ko na ang pandemic na ito, itong mga nangyayari sa paligid natin ngayon are creating so much fear sa mundong ito. But do not fear. Do not worry. Amen. Ang Lord, He will surely provide. Amen. Kung ikaw isa kang Kristiyano ngayon na nag-aalala ka ano nang gagawin namin sa buhay namin ngayon, ano na ang gagawin namin sa aming pamilya. Mga kapatid, kung ang Lord kayang pakainin ang mga Israelita during the wilderness, during those nandun sila sa desert for 40 years, paano ka pa kaya? Ang sabi po ng scripture, do not worry if I can even feed the birds of the air, if I can clothe the lilies, yung flowers po na lilies, kung kaya pong itong damitan ng ating Panginoon, paano ka pa kaya? Nanilikha niya in His own image. Nilikha ka niya in His own concept, with love, with purpose, with spiritual DNA. So, mga kapatid, kung baliwala ka sa Panginoon, kung sa tingin mo baliwala ka sa Panginoon, talagang hindi mo makikita ang purpose niya sa buhay mo. But God has a purpose to you.
May mahalaga kang papel sa kingdom ng Lord. And you need to open up your heart. You need to strengthen your faith. You need to go back to what is important. So number one, inaalaw ng Lord ang mga nangyayari ngayon is for number one, for us to share the gospel as much people as we can. For us to strengthen our faith. And number three, for us to be serious with our walk with God. Being a believer is a serious matter. Amen? Hindi po dapat lamang ito binibiro or hindi lamang po dapat ito binibigyan ng napakaliit na atensyon. We are talking about eternity here. Ang pinag-uusapan po natin dito ay buhay na walang hanggan. Kung wala po tayong serious na relationship sa Panginoon, how can we even experience eternity, yung eternal life na pinangako ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16? Amen? At babalik po muli tayo doon sa word ng Lord, sa pangako niya. And that is Jesus. Amen? Like what I've said earlier, si Lord, kaya niyang i-fulfill ang kanyang mga pangako sa atin. At itong mga nangyayaring ito ay pruweba lamang na kaya niya talagang i-fulfill ang mga pangako niya sa atin. The only reason why people turned away, kung bakit tayo tumatalikod, is because we are the ones. Tayo po yung may issue. Tayo po yung gumagawa ng paraan para hindi ma-fulfill ang pangako po ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa James chapter 1, verse 6 to 8 sa The Passion Translation, sabi dito, when you are half-hearted and wavering, it leaves you unstable. Pag po daw ang puso natin hati, okay? At lagi para kang wave ng tubig, okay? Hindi ka wala kang stability. Ikaw ay unstable na tao. Can you really expect to receive anything from the Lord when you are in that condition? Sa tingin mo kaya may marireceive ka talaga sa Panginoon kapag unstable ka, kapag wavering ka at half-hearted ka? Sabi dito, just make sure you ask empowered by confident faith without doubting that you will receive. Siguraduhin mo kapatid na ikaw ay empowered ng pananampalataya na galing sa Panginoon at huwag kang mag-doubt. Okay? Huwag kang mag-doubt na wala kang matatanggap. You should be putting your faith and hope upon the Lord. Amen? Sabi ito, for the ambivalent person believes one minute and doubts the next. Being undecided makes you become like the rough seas driven and tossed by the wind. You're up one minute and tossed down the next. Hallelujah. Kung iisipin po natin mga kapatid, ayaw ng Diyos, binibigyan tayo ng awareness ng Lord na ganito ang pananampalataya ng tao sa panahon ngayon. We are being tossed to and fro. Amen? Wala tayong stability. Wala tayong malinaw na pananampalataya. Bakit ka walang malinaw na pananampalataya? Hindi ka nagsistay sa Diyos na nangako sa'yo. Remember, Jesus is the author and the finisher of our faith. Yung salita ng Diyos na nasa puso mo ngayon, na pinangahawakan mo, siya ang naglagay niyan dyan. Hindi tayo ang reason kung bakit ka may ganyang klaseng pananampalataya. At ang tatapos ng pananampalatayang yan ay ang Panginoong Hesukristo mismo. But the only way for you to see the fulfillment is to stay to the person that promised you that promise. Amen? Hindi kaya hindi nagkakaroon ng fulfillment kasi naging unfaithful tayo sa Lord. Lumalayo tayo sa Kanya. Pag nakita natin na kapag nagiging impatient na tayo, Lord, it's been 1 year, it's been 2 years, it's been 3 years. Ang tagal na ng panahon, Lord, na naghihintay ako sa pangako mo na mangyari sa buhay ko. Lord, I've been waiting for this. Nagsastruggle na ako, Lord. Alam niyo mga kapatid, you do not even understand, you do not even see that the minute that you are about to quit is the minute, is also the same minute that the Lord is about to pour out His Spirit upon you. Huwag kang susurrender. Ang Lord faithful. Amen? At the reason kung bakit natin, the only way for you to stay faithful is to be in Christ. Is to be in Christ, to be in Him, to the one that has planted that promise over your heart.
Siya lamang po ang may kayang mag-resolve, magbigay na katuparan sa kung anumang pangako na iniligay mas niya sa buhay mo. Mga kapatid, hindi ko po kayo nakikita sa oras na ito. I do not know who are these people that is watching me right now. But I believe in my heart that the Lord is speaking to you. Amen? Na yung nararamdaman mong yung pagtibok, yung pagbilis ng pagtibok ng puso mo ngayon, hindi yan bunga ng pagkain ng taba o ng leksyon mo, ng leksyon kaninang umaga. Hindi po yan. Ito po ay pangungusap ng Panginoon sa buhay mo ngayon. God is speaking to you right now and He's confirming to you that the very reason why we do not see the fulfillment is because we do not stay to the person that brings us the promise. Amen? Siya po ang ating way maker. Siya po ang ating miracle worker. He is our promise keeper. Amen? And you cannot stay in the promise if you do not stay with the promise keeper. Amen? Kaya nga po babalik tayo sa isang basic fact na mahirap gawin ng isang Kristiyano. And that is to build our intimacy with our Lord Jesus Christ. Are you in Christ right now? Are you living with intimacy with Him? Are you living in the Lord right now? Pagising mo sa umaga o bago matapos ang iyong araw, are you seeking Him with all of your heart? Lord, nandito po ako. I wanna hear Your voice. I wanna see Your revelation through Your word. Babalik po tayo sa basics. Mga kapatid, this is actually a very basic thing but one of the most hardest things to do. But I encourage you right now. Bumalik po tayo sa salita ng Lord. Bumalik tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo doon sa Diyos na nangako po sa atin. Kahit kailan po, hindi kayang magsinungaling ng Panginoon. Isang pruweba na hindi niya kayang magsinungaling, itong mga bagay-bagay na nakikita natin ngayon. At ako po ay nananampalataya at naniniwala na kaya nating isurvive ang mga bagay-bagay na ito, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Tanging ang Spirito lamang po ng Lord ang kayang magbigay sa atin ng kapangyarihan to allow us to survive this pandemic and this tawag namin pandemonic that is happening right now. Hindi po ito gawa ng Lord, ha? Gawa po ito ng demonyo. Gawa po ito ng kaaway. Gusto niya talagang sirain. Gusto niya talagang pumatay. At gusto niya talagang gibain ang kingdom ng ating Panginoon. But we are unstoppable when we are in Christ. We are unshakable when we are in Christ. We are immovable when we are in Christ. But we have to be in Christ. Amen? Kapatid, sa oras na ito, gusto ko itang ipanalangin. I wish to be there if I could lay my hands on you, but I believe, mga kapatid, na wala po sa kamay ko, wala po sa kamay namin mga pastor ang susi para ma-release ka, para ma-deliver ka, para makalaya ka sa mga bagay-bagay, sa mga doubts, sa fear, sa depression, or sa mga sa darkness na pinagdadaanan mo ngayon. If you are in a situation right now na talagang, Lord, hindi mo na kaya, hindi mo na talaga kaya, gusto mo nang subuko, gusto mo nang itaas ang iyong kamay, gusto mong sabihin, sinasabi mo sa sarili mo na hindi ko na talaga kaya to, I wanna end it all, gusto ko nang tapusin to, gusto ko nang magpahinga. Mga kapatid, kung gusto mo nang pahinga, Jesus is our greatest rest. Sabi ng Lord, cast your burdens upon me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Ang Panginoong Hesukristo po ang ating kapahingahan. Siya lang po ang sagot. He is the way, the truth, and the life. The only thing that you need to do right now is to open up your heart to Him. Surrender it all to Jesus, and He will show you how powerful He is. Kung ito po yung unang beses na kayo po ay nakarinig ng salita po ng Panginoon, kung kayo po ay naimbitahan and this is your first time to be here in House of Worship Lower Antipolo, maraming salamat po for being here in our church. But I would just like to lead you in the simple prayer of acceptance. Ito pong prayer na ito, ito po ay prayer po ng pananampalataya. Hindi nyo lang po kailangan itong sabihin. Kailangan nyo pong panampalatayanan ang panalangin na ito.
And if you want to accept Jesus Christ right now as your Lord and personal Savior, kung pagod na pagod ka na, gusto mo ng tagapagligtas, gusto mo ng makalaya sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo, all you need to do is to follow me. Sabayan nyo lang po ako sa panalangin na ito. Just say, Lord Jesus, sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo. Patawarin nyo po ako sa aking mga pagkakamali at pagkakasala. Sa oras na ito, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at ang aking kinabukasan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ibinabalik ko sa iyo ang aking papuri at pasasalamat. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kung ikaw ay nasa kalagayan ngayon na you wanted to see the fulfillment of God's word, I want you to stand up right now. Tumayo po kayo. Let's all stand up. I cannot see you right now, but I know that the Lord is flowing and moving over your life right now. Kumikilos po ang Panginoon sa oras na ito. May ginagawa siya. And I want you right now to lift up your hands to Jesus. Itaas niyo po ang inyong mga kamay sa Panginoon. Give it all to Jesus. Ibigay mo sa Panginoon ang pinagdadaanan mo ngayong kapatid. He is the answer. He is the answer. Hallelujah. Jesus, sa oras na ito, naniniwala po ako that you are moving mightily in the lives of these people. May ginagawa ka, Panginoon, mightily sa buhay ng bawat isa. And I believe in my heart, O God, that you are moving mightily sa buhay nila that we cannot even expect or imagine. Panginoon, sa oras na ito, I pray for these individuals. Sa mga taong ito, Panginoon, that is raising up their hands right now. Sinosurrender nila lahat sa iyo, Panginoon. Jesus, ang tema namin sa taong ito is fulfillment of the word. Lord, oh God, naniniwala po ako na ikaw ang nagbitaw ng salita. Ikaw, Panginoon, ang naglagay sa amin sa proseso na ginagna, nangyayari sa amin ang iyong mga salita. And Lord God, ikaw din ang magpo-fulfill nito. Lord God, kung nasa proseso kami ngayon na dine-develop mo ang buhay ng bawat isa for the fulfillment of the word, Father, I pray for strength. Jesus, I pray for strength. Lord God, sino man sa congregation ngayon sa oras na ito that is needing, talagang grabbing ang kanila na nasa edge na sila, Panginoon, to quit, that they are in the edge to surrender, they are the edge to give up. Lord God, sa oras na ito, let there be a release of your spirit. Release them from the bondage of Satan. Release them from the bondage of discouragement. Release them from the bondage, O God, of darkness na nakapalibot sa buhay nila. Father, I pray for the outpouring of the Holy Ghost. For the outpouring of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Lord Jesus, I pray that you should come, that you will come, O God, and rescue them, O God. You will be there. You will be with them, O God, wherever they go. Panginoon, pangako mo sa amin that even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil because you are with us. Lord God, sa gitna man kami, O God, ng sitwasyon na hindi namin kayang kontrolin, O God, Lord, I know you will be with them. Jesus, sino man, Panginoon, ang naghahanap ng trabaho, O God, you will give them a job. Lord God, sino man, Panginoon, ngayon ang walang pangtustos na kanilang pag-aaral, Father, you will supply. Lord Jesus, sino man ngayon, Panginoon, ang nagsusuffer ng sakit. Lord God, let there be healing right now in Jesus' name. I can see, ako po ay nakakita ngayon ng puso po na naninigas. So the Lord is telling me right now na meron po sa inyo dito na may sakit na all of a sudden po parang tumitigil po ang pagtibok ng iyong puso. The Lord right now is giving you a new heart. Binibigyan po kayo ng Panginoon ngayon ng panibagong puso. The Lord is giving you a new heart, a new beating heart right now in the mighty name of Jesus. Someone here po can I can see in the spirit na hindi po kayo makatulog sa gabi. Grabe ang worry ninyo. Grabe po yung inyong fear na pinagdadaanan niyo sa oras na ito. Lord Jesus, sa oras na ito, the Lord God is healing you on your mind. The Lord is releasing you.
The Lord is releasing you right now. The Lord is taking away the thorns in your head. Yung sakit ng ulo na nagsasuffer ka kanina before you come into the church ngayon, nawawala na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Father God, take away all depression. Take away all anxiety. Take away all doubts, Panginoon, sa buhay namin in Jesus' name. I can sense in my spirit na meron po sa inyo dito na hindi po ninyo magalaw ng maayos ang inyong mga daliri. There's some sort of nerve problems, nerve issues. I can see po yung freezing, yung nag-freeze po ang inyong mga nerves sa inyong mga kamay. Father, I pray that you are holding the hands of this person right now and you are releasing that person from that nerve issue in Jesus' name. Let that nerve issue, God, be released. Oh God, be gone sa pangalan ni Jesus. Oh, rabu sundra yere debi sendra bakatra yere debu sundra yere debu yishundra bakatra yere deba sendra yere raba. House of worship, Lower Antipolo, I speak forth to you from the words of our Lord God. Do not worry, do not doubt, do not fear, because the Lord is going to be with you, says the Lord. He will be with you in the desert. He will be with you in the midst of wilderness. He will be with you in the side of the river. He will be with you to replenish you. The waterfalls of God's glory will be upon you. He will be with you when there is no rain. He will be with you when there is rain. He will be with you when there is no food. He will be with you when there is food raining all around you. He will always be with you. This season is a season of refinement. Nire-refine po tayo ng Panginoon. He's refining us in gold, like gold. Ang tunay na ginto ay walang bato, walang infirmities. Kaya ang Diyos sa oras, sa panahon na ito, dinadala tayo sa apoy. The Lord is taking us into the fire in order for the Lord to refine us. The Lord is taking away yung mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi nakapakipakinabang, yung hindi na maayos, yung hindi na maganda. And the Lord is refining you to be in the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Stand tall, stand still. Let nothing move you, but stay in the presence of God, and He will be your strength. Father, maraming salamat sa iyo sa oras na ito. Thank you, Father, for what you have done. Father, bless our pastors, Pastor Efren and Pastora Ophelia. More anointing in this season, O Lord, in Jesus' name. Even the workers, our associate pastors there, more anointing in the mighty name of Jesus. Our ministry heads, our ministry members, our workers, disciples, bless them and anoint them in the mighty name of Jesus. Lord God, maraming salamat sa iyo sa oras na ito. Thank you for what you have done. Thank you for what you are about to do. And thank you for what you are about to bring. Thank you, Father, once again sa oras na ito. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In Jesus' name. Amen and amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat for being here with us for our anniversary. God bless all of you po. We are praying for you and we are praying for God's glory to shine upon you and for the Lord to use you to go and make disciples of all nations. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all and see you all soon.